That is why I am calling all the Reservist Corps, the members of the Reserve Officers Legion of the Philippines nationwide, to disown Senator Loren Ligarda as member of the Reservist Corps. And we are requesting the Department of National Defense to recommend the decommissionship of Senator Loren Ligarda in the Reservist Corps of the Armed Forces of the Philippines. Matatanggal kaya o madidecommission kaya si Senator Loren? Ang nag-appoint po sa kanya ay yung commission on appointment kasi parang may parang certain qualification na naabot si Senator Loren para bigyan ng ganitong posisyon sa Air Force, mga utol. Okay? So sa lagay ni Senator Loren ay siya ay isang colonel reservist. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Napakaraming nadismaya nitong mga nakarang araw sa pahayag ni Senator Loren Ligarda. Yung mga netizen, samot-sari ang kanilang mga komento, mga utol, at hindi lang mga netizen. Pati mga lawyer at mga general at iba pa mga opisyal ng gobyerno medyo dismayado. Sa mga pahayag ni Senator Loren Ligarda. Anyway, alamin natin yung sinabi ng isang lawyer o at isang retired general tungkol kay Loren Ligarda. Game na. Maraming netizens ang napariak sa post na ito matapos balutin ng kontrobersya ang pahayag ni Senator Loren Ligarda ayon sa komento na isang sikat na lawyer na sinikyangit. Effort kung effort, wala nang naniniwala sa iyo. Kahit ano pang kaipalan mo, ka Loren, di ka na makakaulit. Hinihintay ka na nung hukluban para purihin. Let's see, dagdag pa ng abogado. Kaugnay naman sa tila biglang pagbabago ng statement ni Loren Ligarda kahapon. Bawi-bawi, huli na, tapos na ang political career mo. Hunyangong ka Loren, malinaw ang mga putak mo. Hindi mo na kami maluloko. Ayam! Ayun mga utol, no? Siyempre, nitong mga nakaraan lamang ay binawi o nagsalita muli si Senator Loren hinggil doon sa mga isyung lumalabas tungkol sa kanya. Pakinggan natin itong isang retired general. Now, ang mga putak mo, hindi mo na kami maluloko. I am Brigadier General Leoncio Agudo Sirunay Jr. I am a retired officer of the Armed Forces of the Philippines and the incumbent president of the Reserve Officers Legion of the Philippines. Sa mga hindi nakakaalam, mga utol, si Senator Loren ay isang colonel ng Air Force Reservist, mga utol. Okay, at eto si Brigadier General Leoncio ay presidente ng mga reservist. Okay, tuloy na natin. We strongly condemn the declaration of support of Senator Loren Ligarda to the Communist Party of the Philippines, New People's Army, and the National Democratic Front. Sinasabi niya yung ano, no? Yung NPA, NDF. Okay, mga utol? Tuloy na natin. CPP, NPA, NDF. Okay? So, hinuhubaran. Parang ayaw nila, kinukondemn nila si Senator Loren Ligarda. We felt very sad and deeply cheated with the pronouncement of Senator Loren Ligarda that she has been working with the National Democratic Front. Bumoto pa naman kami sa kanya. Dahil sa isang dahilan, siya po ay membro ng Reservist Corps with the rank of a full-fledged colonel. Nalulungkot po kami at hindi po namin kayang hindi ikondina ang kanyang pronouncement ngayon. That is why I am calling all the Reservist Corps, the members of the Reserve Officers Legion of the Philippines nationwide, to disown Senator Loren Ligarda as member of the Reservist Corps. And we are requesting the Department of National Defense to recommend
the decommissionship of Senator Loren Legarda in the Reservist Corps of the Armed Forces of the Philippines. Matatanggal kaya o madidecommission kaya si Senator Loren? Ang nag-appoint po sa kanya ay yung commission on appointment kasi para may parang certain qualification na naabot si Senator Loren para bigyan ng ganitong posisyon sa Air Force, mga utol. Okay? So sa lagay ni Senator Loren ay siya ay isang colonel reservist ng Air Force. Okay, mga utol. So pero gaya ng sinabi ni Brigadier General, pinapadecommission na siya o para tatanggalan ng rango. Okay, mga utol? Tuloy na natin. Samantala, sa ibang balita, ginisa ni Congressman Marcoleta ang bagong kumilek komisyoner dahil nag-iingat na ngayon ang gobyerno, baka may makapasok na namang ahas o membro at supporter ng makakaliwang grupo. Kaya para makasigurado, pinaupo ni Senator Tolentino si Congressman Marcoleta sa hearing. Ito yung hearing tungkol sa yung pagpapasa ng application sa COMELEC kapag ikaw ay tatakbo bilang isang government official. Mga utol, ito yung nakaraan lamang na hearing. Tuloy na natin. Let me start with the manifestation. There was an opposition filed before us, Madam Chair, as related by Representative Lani. I read all the cases filed in that opposition, Madam Chair, and I noticed that all the cases originated from one single transaction. And I noticed that in the RTC, Commissioner or Chairman George won by way of a summary judgment. What is the significance of that? A summary judgment is like a judgment on the pleadings. It did not even take the court a full-blown trial. At the very start, the court already noticed that the complaint did not tender any genuine issue on any material fact, and that's very important to us, just to disabuse the minds of the members of this committee. Nagpunta po sila sa Court of Tax Appeals, meron pa po sa DOJ, and then the aggrieved party did not rest. She appealed to the Court of Appeals, pero na-dismiss po lahat. Even mga utol, maisingit ko lang, no? Ito si Congressman Marcoleta, no? Masyado siya ma-action ngayon, no? At kung ito'y tatakbo bilang sa higher position sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na eleksyon, eh palagay ko iboboto ko 'to. Unti-unti iniidolo ko siya. Nagagalingan ako sa kanya, mga utol, sa kanyang ginagawang pag-aksyon sa mga issues. Kung naaalala nyo, yung pagtutok niya sa Energy Regulatory Commission at sa mga yung sa mga sumasabit sa mga prangkisa ng yung mga supplier ng kuryente. Okay? So nagugustuhan ko yung ginagawang pag-aksyon ni Congressman Marcoleta, mga utol. Tuloy na natin. In the disbarment case, the Supreme Court even upheld the denial or dismissal of the case. So I don't think the complaint should be lodged before us because this committee will not be in a position to render a contrary determination. Hindi naman natin siguro pwedeng hindi pansinin po yung mga dismissal sa napakarami pong pangyayari. Mm. And I think Chairman George already won all these cases. In all the investigating agencies, all tribunals, and the courts, Madam Chair. So may I now go to my question? Commissioner George, former Commissioner Guanzon filed a petition before the COMELEC. I think that was in connection with the substitution or her substitution to a previous nominee to a party list group. Mm. Am I correct? You are correct, Madam Chair, Your Honor. What was the result of the voting in regard to that petition? If I'm not mistaken, Your Honor,
because I was not a participant to that voting because I was no longer a commissioner. I think the voting was unanimous, 4-0, Your Honor, at that time. 4-0. In favor? There were only four commissioners at the time, Commissioner George. Kung hindi ako nagkakamali, mga utol, eto na sa kaliwa. Siya yata yung bagong commissioner ng COMELEC. Kung hindi ako nagkakamali, mga utol, ha? Tuloy na natin. Yes, Your Honor. And the voting, I think, is 3-1. I was not aware, Your Honor, with all due respect, simply because I'm no longer a part of the commission at that time. Yes, I know, but okay. I saw the copy of the decision and the commission and bank voted 3-1. What is the significance of the 3-1 vote, Commissioner George? In the case of Estrella versus the commission election, and as asserted by the Supreme Court in the case of Sevilla versus the commission election, the Supreme Court said that there must always be four votes in the commission election. Mm. And therefore, failure to attain four votes would mean that either the petition or the motion for reconsideration is deemed denied, Your Honor. So the decision has no effect. That is what you're saying. As far as that this jurisprudence are concerned, Your Honor. And yes. So because the decision has no efficacy, so to speak, the COMELEC, I believe, did not issue a certificate of proclamation to former Commissioner Guanzon. That should really be the case, Your Honors, Madam Chair, because if there is no majority reached by the commission and bank, four votes were not acquired, Your Honor, in that case, then no proclamation should be issued to anyone. Do you know if there is a certificate of proclamation ever issued by the COMELEC in favor of former Commissioner Guanzon? To be very candid and honest, I'm not really aware, Your Honor. Thank you, Madam Chair. This is just a quick manifestation as well as a plea for support. As a distinguished election lawyer and as the COMELEC chairman, you are more than aware that the chairman pala ay si Senator Aimee Marcos. Okay? The present set of election laws needs serious updates. The Omnibus Election Code derives from the year 1985. Mm. Wala pa nung automation, wala pang political advertising sa broadcast, at kung ano-ano pa. To the extent that you're willing to commit time and manpower to help us in the Senate to recodify our election laws, may I count on your support? I have filed my own imperfect version, but nevertheless ambitious effort to have a new election code, and I count on the chairman and the commission support. Mas tama lamang, mga utol, no, na parang repasuhin yung election code kasi nga 1985 pa. So wala pa nga namang automation. Ngayon nga, 'di ba, automated na pati yung pag canvas ng voting and ng mga votes. Kasi dati manual yung pagbibilang natin, ngayon ay automated na. Anyway, ang gusto ni Senator Aiming sabihin ay gusto na nilang baguhin yung mga election code o yung mga batas para sa pagpapatupad ng election. Okay, tuloy na natin. Madam Chair, yes, Your Honor. We already printed your voluminous draft of the omnibus election. Ah, meron na pala siyang... We are now studying it, Your Honor. Yes. Meron na pala siyang pinasang ng mga bagong petisyon o yung mga bagong panukala para sa new election code. Tuloy na natin. Thank you very much. I hope it doesn't take as long as it has taken for the original omnibus election code. Thank you. Thank you, Senator Aimee. We now call on Senate President Subiri for his... Senator Grace. Sabi niya, hindi siya magtatanong. Senator Grace po. Manifestation. Oh. Okay. And then Senator Grace po. Senator Estrada, manifestation. Thank you, Madam Chair. I would also like to express my 100... Madam Chairman, I see Cynthia Villar. Okay, mga utol? Sorry. 100% support. The confirmation of this particular nominee, Attorney George Garcia, as chairman of the COMELEC. But I only have one question, Mr. Chair.
Bayad na ba kayo sa hotel? Yung pinagkakutangan nyo? Sa Sofitel? Nag-uusap ng presidential debate? Madam Chair, Your Honor, hindi po kasi ang COMELEC ang kakontrata po ng Sofitel, ng hotel, kung hindi po yung company. And we promise you, Madam Chair, we were going to announce the result of our fact-finding investigation in a matter of days. Tungkol sa kung ano talaga nangyari at kung sino ang may liability sa lahat ng mga pangyayari. Bakit po nasibak yung spokesperson ng COMELEC? Nag-early retirement. Rekta yung mga tanong, nakakatuwa eh. No? Pero ano lang, soft-spoken lang si Senator Jingo Estrada. No? Bakit po nasibak yung spokesperson ng COMELEC? Nag-early retirement po siya, Madam Chair, Mr. Your Honor. Not connected with the non-payment of the hotel? Not related po, pero we will come up with the findings, Your Honor. Okay. Anytime. Okay, mga utol. Hanggang doon lang muna. Okay, nag-enjoy. Medyo maaba-aba pa yan, pero pansamantala natin ititigil. Hanggang doon lang muna. Gusto ko malaman ang inyong mga komento hinggil sa usaping ito. Okay? Doon ba kay Senator Loren Legarda, tama ba na alisan siya o i-decommission siya bilang reservist colonel ng Armed Forces of the Philippines or rather Air Force. Okay mga utol, hanggang doon lang muna pa i-komento ang inyong mga opinion. Muli ako si Target Aquiles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe mga utol. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po.